po mga kababayan, kamusta po kayo? Ako po muli ang inyong kaibigan dito po sa Marvelous Day TV, si Dante Maravillas. And ngayon po gusto ko lang po kayong i-update ng mga balita. May bagong disqualification case na naman po laban kay presidential candidate Bongbong Marcos. Ayaw talagang tantanan ng mga salot. you see, inquiry report, another disqualification petition filed against Bongbong Marcos. Sabi ko sa inyo. Panlima na po ito, mga kababayan. A group of petitioners filed before the COMELEC on Thursday, kahapon lang, another case to disqualify Bongbong Marcos from the 2022 presidential elections. Like the previous cases filed to void Marcos' presidential bid, the latest disqualification po asserts that the former senator is barred from seeking public office as a result of his 1995 conviction for failure to file income tax returns. Confirm po, mga kababayan. Yung mga unang sinabi po natin dito sa ating programa, these people are out to, you know, gusto lang pong istorbuhin talaga si Bongbong Marcos. Itong mga kaso recycled po, and it is filed as a series of, you know, cases. Pero yung laman po, parehas po, basura. Yeah, magtatanong kayo, bakit anya inayaan ito ng COMELEC? May right kasi yung mga kuan mag-file kung sino yung interesado. The job of the Commission on Election is to admit kung ano yung mga complaints, tapos evaluate nila din yon. Pag nakita nila na pari-parehas din naman, ibabasura rin naman yon. Pero hindi man pwedeng i-refuse nila yung pagtanggap ng formal na reklamo. Diba? So ganun lang po yun, mga kababayan. Ngayon, sino yung mga nasa likod nito? Signatories to the petition are Akbayan first nominee Percy Sindanya. Ang tingin ko po, ginagamit nila ito para sumikat din yung kanilang party list. Napag-usapan, sumakay doon sa kasikatan ng unity team. O, diba? Former Commission on Human Rights Chairperson Eta Rosales. ito yung mga original na mga salot, mga kababayan, na lumaban sa tatay ni Bongbong Marcos. Laman ng kalsada po ito. Dating Commission on Human Rights, lawyer Byron Bucar of the Institute for Political Electoral Reforms. Pari-parehas na grupo po. Pinklawan. Akbayan Youth Chairperson Dr. Abji Nangit, Tichon Lau Manalo, and Doris Nubal of Climans 1081. Sa martial law victims. Jane Enriquez of the Coalition Against Trafficking in Women, and Nice Coronacion of the Sentro ng Mga Nagkakaisa at Progresibing Manggagawa. The same group. The disqualification petition was the fifth case to be filed against Marcos. Sabi ko sa inyo, mga pisting ito po. Ayaw tigilan po si Bongbong Marcos, mga kababayan. And you know, as I was telling you, I was saying, part of, you know, at least may bago na naman silang propaganda. As usual, ngayon po pala, kaya ako nag-live dito at siguro na napansin ninyo na one day pa man lang yata hindi ako nag-upload dito sa Marvelous DTV.
May konting kwan kasi po, may konting issue dito. Alam mo naman po ninyo, as usual din po, may mga restrictions po. So, we will be finding way siyempre para you are updated of the truth. Although kailangan natin magsimulang muli, siyempre, but we have to do it. Di ba? Wala man ibang paraan. Sabi ko nga, kailangan lagi tayo may backup. So, lumabas ako rito para ikwampo sa inyo, sabihin sa inyo na o makiusap sa inyo na isubscribe po ninyo yung ating backup channel, Dante Talks po. Ngayon, di pa siya searchable sa YouTube kasi bago pa na channel. We have to do it as backup po para we can continue on our, you know, advocacy na malaman ninyo ang katotohanan. Kasi sa mainstream ko, iba man sa kanila, the mainstream is controlled by, you know, people of interest, mga kababayan. So, Dante Talks po, ngayon, saan ninyo makikita yung link? Pinost ko po sa aking timeline, sa Facebook timeline ko po. Lagi ko pong i-click na lang po ninyo. Lagi kong isi-share po. Huwag sana kayong ano, huwag sana kayong ma-discourage po. Baka isipin ninyo, pinaglalaroan ko kayo. Hindi po, gusto ko ng permanenteng channel. Kaya lang, hindi man natin kontrolado yung mga ginagawa ng, hindi man natin ito eh. Kung ako, di ba? Ang ganda na ng Marvelous DTV channel, 42,000 subscribers. Yeah. I-abandon ko ba yon? I-abandon ko ba ito? Di ba napakahirap para sa akin yon? Hindi naman po, tawag doon, hindi naman po madali yung paggawa ng ganitong channel at increase the number of subscribers. It will take time. Ganon. So, but kung hindi natin sisimulan, kailan pa yon? So, ayoko mag-waste ng maraming, ano, maraming oras ng panahon, mga maraming araw. Kaya, I decided na gumawa ng panibagong channel sa YouTube para backup po natin. Kung ma-restore pa, di okay. Then at least we have two channels with, you know, uploading short videos na tulad nito dito sa Marvelous DTV. But yung dating channel natin po, mga main channels natin, Dante Maravillas Vlogs, tapos yung nagla-live tayo, Bullseye News Unfiltered, maraming salamat po. More than 22,000 kwa na po yun. Both channel, yung isa yata 23. Yung nanonood po, yung mga subscribers po doon, we maintain that. Only that ito pong Marvelous, this is, you know, for short videos lang po. Ito yung medyo may konting problema. Kaya, di muna ako nag-upload for one day man lang, di ako nag-upload. Para, siyempre, I have to study the behavior. Paano siya mag-behave yung channel. And I have to reorient myself and, you know, learn things na para po maiwasan natin yung mga problema sa mga susunod nating mga ginagawa na videos in uploads natin. So, yun po ang pakiusap ko sa inyo, mga kababayan, mga subscribers natin sa YouTube dito sa Marvelous DTV. Baka pwede lang po ninyo, regalo na ninyo sa akin, birthday ko naman po ngayong birthday month ko po ngayong December, sa 27 po birthday ko. Yun na lang po ang hiling ko sa inyo.
ikiklik lang ninyo po subscribe. Dante Talks. Makukuha po ninyo yung link. Kasi hindi mo siya masi-search sa YouTube ngayon. Kasi bago. Yung link po, ipapublish namin. Pinapublish namin. Nasa timeline ko po sa Facebook. Okay po mga kababayan. Mga ka-BBM. Para lagi tayong ano. Lagi tayong nagkikwentuhan everyday. Di ba? Masaya yon. As we post for, you know, truth in unity for the service of the Filipino people. Di ba? Yun lang po mga kababayan. Maraming maraming salamat.